Yes, good morning po. Good morning po kay Kuya Daniel at good morning po kay Brother Eli sa lahat nating mga kasambahay at sa mga pasyenteng nandito. At kasalukuyan ay pinapakain na po sila ng ating mainit na champurado dahil alam ko mga maagang gumising ang ating mga kasambahay para mag-avail po ng libreng serbisyo po sa clinic ni Kuya. At siyempre may birthday po tayo ngayon bukod kay that girl, ang aking katabi. Birthday po eh. Tahimik-tahimik ka lang eh, no? Para hindi ka mag-blowout. Happy birthday, Mr. B. Ilan taong ka na, Mr. Bean? Secret. Secret? Ikaw ba'y papakain daw si Mr. Bean dito sa clinic ni Kuya? Sagot mo na ang alon. Anong blowout mo? Cups. Cups? Anong laman ng cups? Sopas? Hihingi ka lang dito eh. I update lang kita, Mr. Bean. Ngayon ang pasyente ni clinic, sa clinic ni Kuya Daniel, as of 6:30 a.m. kanina, nasa 4 na yung magpapa-ECG, 44 yung sa general medicine. Meron din tayong magpapa-laboratory kung saan 13 sila. Sa OB naman, sabi nga ni Doktora Abinido, yung OB, ito yung mga buntis. Tama po ba, Doktora? 8 sila. At yung ating mga well babies na magpapabakuna, 2 naman. Kasi every Tuesday, Mr. Bean, ang mga chine-check up dito, yung mga babies na magagaling. Pero binabakunahan sila para maiwasan silang magkasakit. Kaya ang total nila 71 as of 6:30 a.m. kanina. Pero para maiwasan din natin ang pagkakaroon ng chicken pox. Alam mo ba yun? Chicken pox. Para magpaliwanag sa atin ng tips para hindi tayo magkaroon ng chicken pox kung talagang maiwasan. Andito si Doktora Abinido. Good morning, Doktora. Isa pong volunteer doctor natin sa clinic ni Kuya Daniel. Good morning, Kuya. Good morning po. Mukhang naka-ano kayo ngayon, ha? Oo nga. Black na black. Ano ba ang tips niyo tungkol sa chicken pox po? Ang chicken pox kasi sa hangin yun, bulutong tubig yun. Bulutong tubig siya. Galing siya sa hangin. Galing sa hangin. So, supposed to be, dapat summer lang siya. Pero ngayon mukhang lagi na lang siyang nakikita namin sa clinic. So, ang problema kasi dyan sa ating department, sa mga health center, hindi sila kasama sa immunization program. So, yung mga nasa nagpapabakuna sa clinic, hindi sila covered ng chicken pox vaccine. Ah, pwede pong iwasan ng chicken pox? Opo. Akala ko kasi akala ko natural lahat dumadating diyan kaya nung nagkaroon ako pisa ako ng pisa Tuloy peklat. Mas maganda maiwasan kung magpabakuna kaso lang medyo mahal po siya. Ah, ganun po kaya ba? Kaya hindi po lahat nakaka-afford sa pagpabakuna ng chicken pox. So sana mabigyan ng paraan niya ng ating gobyerno na masama siya sa EPI program ng Department of Health, masama sa health, mga health center na program ng immunization. Kaya pala nakakahawa-hawa po yan pag merong isa sa pamilya meron na hawa-hawa na po. Opo, mabilis po yun kasi sa hangin lang siya, droplet o hahatching lang. Mahawa ka na. So pag merong member sa family na nagkaroon ng chicken pox, ikukulong na lang natin, Dok? Isolation talaga. Isolation. Ang best, Pero hindi mo maiwasan din kasi during the incubation period, nagkakalat na. Mga 7 to 14 days ang incubation. Nasa loob pa lang siya ng katawan. Wala hong pang mantra? Alba, kakain ka ng maraming pinya? Kakain ka ng... Wala po. Eh ako po, nagka-chicken pox na ako. Pwede ba akong hindi na maulit? Hindi ka na magkaka-chicken pox. Ah, yun ang pala. Mayroon safe na pala. Immunity doon. Apo. At Dok, ang mga check-up po natin sa araw na to, Dok, ay... Dalawa lang po. Ano po kami... OB at saka General Medicine, si Doktora Cabanilla and myself. Meron po, ano po ba ang mga pwedeng magpa-check up po dito sa mga OB? Ngayon po, buntis at saka yung mga well baby, mayroon din pala tayo. Yung mga gusto magpabakuna ng mga bata na walang sakit, first year of life, mga 0 to 1 year old po pwede po sa atin magpapabakuna. Alam ko, Dok, may iba-ibang bakuna ang binibigay po dito sa clinic ni Kuya. Para saan nga po itong mga bakunang ito? Para sa diphtheria, tetanus, pertussis, and then oral polio, and hepatitis B. Ah, marami. Ano po yung tetanus para sa tetano pag nasusugatan Opo, ng bata? Opo, yung nasusugatan. Kung si Alex ka kumain daw ng bakal. Ikaw talaga. At Dok, kasambay po ng ating clinic ni Kuya. Meron din po tayo ngayong ginagawa dyan po sa Pampanga sa MMM Building MacArthur Highway, Sindalan, San Fernando. Ang services po natin dyan, Dok, ay General Medicine, Pedia,
Dental at Optometry. Diyan po yan sa Pampanga. At sa Bulacan po, meron po ditong taga Bulacan kanina na dumayo po. Meron po tayo sa Bulacan sa Burol Street, Tiwala, Balagtas, Bulacan. Ang services po ng clinic ni Kuya diyan sa Bulacan ay general medicine, derma, nako, yung mga may sakit sa balat, dok. Gaya nga sabi ni Dr. Kamitan, eh, marami tayong kababayan, hindi lang na-check up yung sakit nila sa balat, kaya kumakalat at gumagrabe. At meron din po tayong pedya para sa... Yan nga, mga bata understood yung mga pedya. At dental, optometry, PT po para sa mga na-stroke, di ba, Doc? At reflex. Ano mo pinagkaiba, Doc, ng PT saka reflex? Reflex at massage. Mga reflexes mo ang tinatama ng nagmamasahe. Reflexes. Ah, reflexes. Ang PT naman, para sa mga lahat mga stroke, no? Sa katawan, opo. Mm. Mostly, ang kinikater doon is mga status po CVA, mga na-stroke na patient. Yun. At awa tulong po ng Diyos, yan ay nareraos po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Siyempre po sa pangunguna po ng programa Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano at ng ating mga kasamang sponsors, Doktora. We would like to thank AVU Insurance Services, Sports Basic, DSR Printing, World Star Tire Center, and Tyro Auto Sales. At Doktora, kaya wala po ngayon si Ate Lynn, eh meron po siyang sore eyes. Tama po ba, Dok, na yung patak ng gatas ng nanay ay pwedeng sa mata? Wala pong scientific study doon. Kasi meron akong nakonsulta, lactation consultant po siya para sa breast milk talaga. Ang sabi naman niya, pwedeng gawin yung patak ng gatas ng nanay sa mata kasi meron siyang 3 million killing bacteria para sa sore eyes. Tatanong ko yung kay Dr. George pag Monday. Siyempre po, salamat po, Doktora, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng tips. At para po bigyan tayo ng lagay ng ating mga lansangan, nandiyan po si Leah para sa ating traffic update. Good morning, Leah!